10 sikat na pasyalan sa Rizal Province. Ang Bulubundukin na lalawigan ng Rizal ay ang pinakamalapit na road trip destination. Ilang kilometro lang ang layo mula sa Maynila para sa mga mahilig sa adventure katulad ng hiking, swimming, camping, cave adventure, Instagramable spots, makapigil hiningang tanawin at marami pang ibang outdoor activities. Narito ang listahan ng mga dapat mong puntahan sa Rizal Province. Umpisahan na natin. Masungi Geo Reserve. Ito ay matatagpuan sa Baras Rizal. Isa itong conservation project sa Pilipinas. Maaaring mag-tour o maglibot sa Rainforest Sanctuary at idiskubre ang most incredible natural wonder sa Pilipinas mula sa mga kakaibang rock formations ng limestones at karst at mahigit sa 350 na dokumentadong species ng mga halaman at wildlife dito sa lugar. Ang conservation area na ito ay pasok sa mga mahilig sa nature adventure. Bukod sa Instagramable ang lugar, siguradong mag-e-enjoy ka sa mga activities at mamangha sa tanawin kapag ikaw ay nasa tuktok ng bato. Mount Daraitan, matatagpuan ito sa Tanay Rizal. Ito ay isang perpektong lokasyon para mag-hiking. 3 oras ang pag-akyat bago mo marating ang tuktok nito. Isang kalmado at tahimik na lugar na napapaligiran ng kalikasan. Ang Mount Daraitan ay ideal spot para sa mga mahilig sa nature at cave adventure. Dito ay maraming accessible forest trails at mga kuweba. Sikat din dito ang tinatawag nilang Heart Peak. Matatanong mo dito ang napakagandang view ng mga bulubundukin. At pagkatapos ng nakakapagod na hiking, dapat mong puntahan ang famous na Tinipak River para mag-relax at mag-swimming. Ang Tinipak River ay napapalibutan ng marble rocks o malalaking batong marmol na nagbibigay ng magandang view sa paligid nito. Abelon Zoo sa Rodriguez Rizal. Ito ay ang pinakamalaking zoological institution sa Pilipinas na may 7.5 hektaryang pasilidad na naglalaman na mahigit sa 3,000 specimens ng mga exotic wildlife. Mamasyal dito at mag-enjoy sa pagtuklas ng mahigit na 500 na species ng mga ibon, freshwater fish, invertebrates at marami pang iba. Dito malalaman ng mga bisita ang tungkol sa mga hayop at ang conservation efforts sa pag-iingat upang ma-preserve ang ilang endangered species. Windmill Farm sa Pililia, Rizal. Itinayo ito ng Ayala Corporation. Nagsimula ang operation noong 2015. Mayroon itong 27 wind turbines. Hindi mo na kailangang lumayo at pumunta sa Ilocos Norte para makakita ng nagtataasang mga windmills dahil malapit lang ito sa Metro Manila at walang entrance fee dito. Kaya naman dinadayo ito ng mga motorista. Bukod sa mga windmill, matatanaw mo din dito ang magandang view ng Laguna de Bay. Pinto Art Museum. Matatagpuan ang sikat na gallery na ito sa Antipolo, Rizal. Ito ay 1.4 hectares botanical property sa Silangan Garden sa loob ng Grand Heights Subdivision. Ang Pinto Art Museum ay na-establish noong 2010. Ito ay naglalaman ng maraming unique art pieces na hindi mo maiiwasan ang kumuha ng litrato. Ang museo ay mayroon ding outdoor area para sa mga bisita na pwedeng maglibot sa paligid at kumuha ng mga larawan sa mga Instagramable spots sa lugar. Mount Tagapo sa Talim Island. Ito ay isang magandang hiking trail na makikita sa Lake Island sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas, ang Laguna de Bay. Hindi mo aakalain na mayroon palang hiking trail na ganito kaganda sa Pilipinas na malapit sa Metro Manila. Makikita mo dito ang napakaganda at relaxing na tanawin at green landscape. Perpekto itong spot para sa mga mountaineers na gustong ma-experience ang tumuntong sa tuktok ng isla at damahin ang ganda ng kalikasan sa paligid nito. Batlag Falls sa Tanay Rizal. Malaparaiso ang lugar na ito. 10 minuto ang layo mula sa Daranac Falls. Para makarating dito ay kailangan mong mag-hike o umakyat at dumaan sa isang tulay at batis papunta sa lugar. Dahil nga malaparaiso ang Batlag Falls, ginaganapan ang lugar para sa mga pelikula at advertisement sa mga telebisyon. Dito rin ginanap ang teleserye na Encantadia. Ito ay private property, kaya naman doble ang entrance fee kumpara sa Daranac Falls. Kalinawan Cave, matatagpuan sa Tanay Rizal. Ito ay isang napakalaking kuweba na maraming lagusan. Ayon sa history, ang kuweba ang nagsilbing taguan ng mga rebolusyonaryong Pilipino noong digmaan ng mga Espanyol at Amerikano at isa itong kanlungan noong World War II. Bakit nga ba ito tinawag na kalinawan?
Ayon sa mga lokal, dito inayos ng mga tropang Hapon at Amerikano ang kanilang mga alitan. Kaya ang kalinawan ay mula sa salitang Pilipino na linaw na ang ibig sabihin to settle or to clear sa Tagalog ay ayusin o linisin. Wawadam sa Rodriguez Rizal. Isa ito sa famous na tourist attraction sa Rizal. Ito ay may taas na 43 feet o talampakan at may haba na 85 meters. Itinayo ito noong 1904, panahon ng kolonyal ng Amerika, upang magbigay ng supply sa Maynila. Noong pangalawang digmaan ng pandaigdig, ang Wawadam ang naging focal point ng labanan sa pagitan ng 11 Corps ng US Army at Shimbu Group ng Imperial Japanese Army. Kaibigan, bago natin alamin ang huli sa listahan ay huwag sana nating kalimutan na pindutin ang subscribe button. Marami pong salamat. Treasure Mountain. Hanap mo ba ay adventure? Isa ito sa pinakapopular na pasyalan o camping site sa Tanay Rizal. May taas ito na 505 meters above sea level. Kilala ito dahil sa magnificent sea of clouds at magandang view ng Sierra Madre Mountain Range. Ang Treasure Mountain ay nagsimulang mag-operate noong 2017. Pinangalanan nitong Treasure Mountain para sa mga guests o visitors sa kanilang lasting experience and moments that they will treasure endlessly. Ikaw ay kaibigan, alin sa top 10 ang una mong pupuntahan? Comment down below. Marami pong salamat sa panonood. See you again on my next video.